ang banal na misa, ang pagsasariwa sa dakilang kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Patuloy niya tayong inililigtas sa bawat panahon na tayo ay nagsisimba. Unawain natin ang bawat bahagi ng misa upang lalong maging marubdob ang ating pagsunod sa bawat hakbang nito at upang maging makabuluhan para sa atin ang ating pagsisimba. Ano ba ang homilia? Lubhang mahalaga ang homilia na dating tawag natin ay sermon ng pari sa banal na misa. Sa pinakasimpleng anyo nito, ito ay ang pagpapaliwanag at pagsasalin sa aktwal na buhay ng mga tao ng mensahe ng salita ng Diyos. Sa pinakamataas naman na anyo nito, ito ang pagbibigay buhay sa salita ng Diyos sa gitna ng nagdiriwang na pamayanan. Sa Griego, ang salitang homilia ay may kahulugan na pagtatagpo, pagsasama, o kaya ay pamilyar na pakikipag-usap. Dapat ituring ang homilia na bahagi ng hiwaga ng buhay ng Panginoong Hesus. Si Hesus ay tila karaniwang tao, subalit siya ang anak ng Diyos. Ang homilia ay tila karaniwang pagpapaliwanag lamang, subalit ito din ay salita ng Diyos. Hindi kapantay sa Bible, subalit ito ay tunay na mensahe ng Diyos para sa mga natitipong pamayanan na sumasamba. Ang pamantayan o rule sa pari na nangangaral sa homilia ay, ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral, mula sa unang sulat ni San Pedro, chapter 4, verse 11. Ang pamantayan o rule naman sa mga nakikinig ay, hindi ninyo tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos, at ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyo na mga sumasampalataya. Mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica, chapter 2, verse 13. Kung paano ang Espiritu Santo lamang ang makagagawa na ang tinapay ay maging katawan ni Kristo, gayon din, ang Espiritu Santo ang makagagawa na ang mga salita ng pari ay maging tunay na salita ng Diyos para sa mga nakikinig na nagsisimba. Bagamat laganap na ngayon ang Biblia, maraming Katoliko pa rin na ang tanging pakikinig sa Biblia ay sa tuwing nagsisimba lamang sila sa loob ng misa, at ang tanging pagtanggap ng paliwanag ay mula lamang sa bibig ng pari, sa humiliya ng pari. Hindi naman tayo tinatawag na maging pamayanan ng mga eksperto sa Bible o ng mga kabisote sa Biblia tulad ng maraming sekta o grupo ng ibang Kristiyano. Subali tayo ay tinatawag na maging simbahang nakaugat sa salita ng Diyos. At ang humiliya ng pari ay isang mahigpit na pangangailangan kung talagang magbabago at mapapanariwa ang ating mga pamayanan. Bagamat ang pari lamang ang nangangaral sa misa, lahat tayo na mga Katoliko ay mga tinig o boses din ng Diyos sa kanilang kapwa, at dapat maging handang magbahagi ng salita ng Diyos sa paraang makakayanan natin. Ang humiliya ay dapat tanggapin sa katahimikan ng puso, at pagkatapos, dapat itong magdala sa isang tao sa panalangin at pagsamba sa Panginoong Hesus. Amen.